video na yun, guys, mag-auto-play lamang po siya pag naka-turn on yung auto-play mode sa inyong YouTube channel. Pero kung hindi naman naka-turn on yung auto-play sa inyong YouTube channel, hindi po siya mag-auto-play. Nasa inyo po yun kung i-play nyo po or hindi. Yun po yung pagkakaiba. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. It's me, Rona again. Panibagong araw at panibagong video na naman tayo, guys. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung ano yung recommended video at ano yung suggested video. At kung ano yung pagkakaiba ng dalawa, guys. At saka kung kayo po pala ay bago sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan at i-turn on nyo na po yung notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking mga susunod na video na i-upload. Ano nga ba yung recommended video, guys? Yung recommended video, pag pumupunta kayo sa inyong YouTube channel tapos may mga video doon na nakalagay, recommended for you, yun po yung recommended video. Ano naman po yung suggested video? Yung suggested video, ito po yung pag nanonood kayo ng video sa inyong YouTube channel, after ng video na pinapanood nyo, may nag-auto-play na video. So, yun po yung suggested video. Dahil kung ano yung pinapanood yung video, sinasuggest niya yung video na nag-auto-play. So, yung video na yun, guys, mag-auto-play lamang po siya pag naka-turn on yung auto-play mode sa inyong YouTube channel. Pero kung hindi naman naka-turn on yung auto-play sa inyong YouTube channel, hindi po siya mag-auto-play. Nasa inyo po yun kung i-play nyo po or hindi. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Sa recommended video, hindi po siya nag-auto-play. May nilalagay lang yung YouTube na this is recommended for you. Pero yung suggested video, nag-auto-play talaga siya, guys. So, ipakita ko po sa inyo yung suggested video kung paano. Tara po sa ating screen. Nanood ako dito ng video. So, yung example ng recommended video, guys, ito po siya. May nakalagay po siyang recommended for you. So, nasa inyo po yun kung ipi-play nyo po itong video na may nakalagay na recommended video. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-play po ako ng video dito. For example, itong recommended video. So, ito po yung i-play ko ngayon. Turn on ko muna yung autoplay ko para po ay mag-automatic play yung next video. Ayan. Yung sa baba, pindutin lamang yun, guys, yung autoplay. So, i-move forward ko po siya para mabilis tayo. Ayan. Gawin natin 22 seconds. Yung next video, guys, ang mag-autoplay, since naka-turn on yung autoplay, so magkakaroon siya ng next video. Ayan. Pag nagaganyan na po yung round white circle, so ito po yung suggested video. Dahil, guys, ang video na pinanood ko is related din dito. So, yung kasunod na video, yun din ang sinasuggest ng YouTube. So, paano po kayo magkaroon ng suggested at recommended video? Sa susunod ko pong upload, i-explain ko po sa inyo, guys, para mas magkaroon po kayo ng magandang or maraming views sa inyong channel.
dahil ito po yung isang strategy na nakakapagpadagdag ng views at subscribers sa ating mga channel, ang mga suggested at recommended video. Hanggang dito na lamang ang aking video, guys. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to. And huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment kung kayo po ay may mga suggestion. At kung ano yung gusto nyong content na i-upload ko sa susunod, pwede po kayong mag-comment. And i-like nyo na rin po kung nagustuhan nyo itong video na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At i-turn on nyo po yung notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking mga susunod na video na i-upload. And don't forget to share to your friends, guys, para po ay may karagdagang kaalaman din sa sila about sa recommended and suggested video. Thank you sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!